Okay, so maglalaro tayo ng V4, which is published by Nexon. And you know naman yung face ng Nexon sa mga mobile MMORPG. Like for example, World of Dragonness. So, let's see kung mariredeem ni Nexon yung self nila dito sa Project V4. So today is the release date, July 23, released globally. And kung nakita nyo naman, sa dami ng players, medyo, kahit nasa recommended server tayo, ayun. Nakapasok na rin. Nya! Naka-emulator ako, which is LD player as well, Nilmar. So, pwede ko bang ano to? Wala bang mga album dito? Like for example, maghahanap na lang ako. Ano yung appearance? Gusto ko yung tipong pang-inosente yung itsura, tapos pumahagupit pala yung damage. Lol. Wow, kung nalang naka-ponytail yan, lakas talaga ng mga naka- mga naka-ponytail eh, no? So yung ha- yan, dapat pitit lang, pre. Ranger ka talaga dyan. Yes, paring Ron Banal, di ba? Kahit pag nag-RF tayo, ranger talaga ako, sir. Death from afar talaga yung specialty natin. At totoo yan. Death from afar talaga. Okay na to. Hairstyle. Saan yung ano dito? Look, Trugis. Yung hair. Color. Yan. Dapat medyo puti. Kasi si Snow Breeze eh, diba? Snow kasi. Level 29 na ako, Loz. Ba? Nice one, Sir Dyson. Hanggang preparing for adventures lang, sabi ni Lucky. Check your internet, sir. Ayun. Eyebrow color. Kung ano naman yun. Huwag na. Huwag na yan. Okay na to. Okay na siguro sa akin to. Wala bang fam? Ay, ano talaga to? Sabi na eh, laging may nakakauna sa snow. Kalyana attract. My game. Laruin natin to. Server 4 po ako. Server 4 pala. Meron sa Play Store ng LD player. Wala, Sir Nilmar. Naka-PC po ako. Medyo malupit yung graphics ng cinematics natin, ha. Mage. Ito yung knight. Knight ba? Andito na naman si Nuver. Panoorin natin yung cinematics, guys. Kasi napakaganda ng render ng graphics ng cinematics nila, oh. Detailed na detailed. But usually, yan naman sa mga MMOs, napakaganda ng cinematics, eh. Go.
Talaga ba may skill na ganyan? Okay, so we're going to start. So again, this is the next. This is a Nexon published game, developed by NAT or NAT Games. What's next, Captain? Oh, ang ganda ng ano? Okay. Ang ganda ng go, cinematics niya. Hopefully, hindi tayo mabibigo sa mobile game na to. Hopefully, si Nexon. Ma-redeem nila yung serf nila. Arigato. No, it's not, it's never a goodbye kay Black Desert Mobile. In fact, naka-AFK ako ngayon sa Pirates. If you check your friends list kapag friends tayo doon, naka-online ako, nasa Pirate Island si Snowbreeze. So interface, Lavina Island. Millia's gotta be here somewhere. First, this island isn't huge. Tawag dito, impression ko sa interface medyo user friendly pa siya. Do you think Millia got the medicine? She doesn't know that castle's okay, so she probably thinks time's against her. If only she left a day later. Skip na natin. Teka lang, i-share natin sa V4. So, naka-LD player ako, F5 to zoom out. Hi there. We're looking for our companion. Did you see a blonde knight come through in a hurry? Kakoy! I'm guessing you're Brandis? Lily told us about you. Is it true you're a medicine expert? Why? You looking to get taller too? Well, I'm sorry, little lass, but no medicine. Skip nothing. Thank you, Val Allen, for the share. Pag like. Did a blonde knight come to see you by any chance? She's our companion. So every time na tawag dito, kinakausap ko yung NPC, nagzo-zoom in siya. So kailangan ko ulit i-press yung F5. For LD player, F5 is the zoom out. So auto-path din yung quest niya. Like any other mobile game. Si Mr. Penguin Merchant. Ayan oh. Oh, diba? I-zoom out ko siya. Every time na may conversation sa NPC, nagzo-zoom in. So wala pang combat mode. Saan yung quest? Eliminate the troublesome Tinas. Ano ba yan? I-mixer ko lang. Hinahan natin ng konti, pre. Check natin yung settings. Medyo magulo. Medyo magulo, tapo. Marami siyang cheche-bureche, ah. Link your account. I think naka-link na ako. Do it later. Ah, so marami siyang ano dito, options. Graphics. Try natin graphics. High nga lang muna, high. Device. Naka-high ako lahat. Ayan, so naka-high siya lahat, guys. Ayan o. Oh. Astig, Alayla. Si Layla ba?
Ay, hindi pa ako magkaskas. So, I think wala pa tong auto battle, no? Ah, so kailangan ko ng ano, keyboard mapping, guys. Hindi siya gumagana yung WASD dito, oh. Hindi pa siya gumagana. Wait lang, i-keyboard map ko. Move control. Okay, same. Ayaw niya gumalaw, WASD. Nagzo-zoom in siya automatically. Lost Ark, yes, Nell. Lost Ark sana, no? Ayan, nagzo-zoom in talaga siya. Wala bang option dito na ano? Medyo lag. Or dahil marami lang yung mga players ngayon. Nice work. Ito, first experience ko kay V4. I'm not sure pa kung paano yung ano, no? Yung controls niya po, hindi ko po maintindihan. Yung WASD. Ba't ganun yung sound? Nag-auto-zoom in siya, which is annoying talaga, pare. So, ito yung patch mo. So, may mana patch talaga siya. I think pwede naman maset. Found battle. Ah, ito, HP MP. Pwede maset yung amount kung kailan siya magpa-patch. Lods, mas okay yung dun sa V4 na side. Ah, talaga ba? Sige, I'll try, Kevin. Thank you sa suggestion. I'll try. Eto, naka-LD player lang ako eh. Imagine. Mas okay ba dun mismo? Ang dry ng combat graphics. So, keep your feedbacks coming, guys. Babasahin ko kung nakikita nyo anong pangit, anong... kung anong maganda sa kanya. Nagzo-zoom in lang siya automatic. So, kailangan ko siyang ganyan galawin. Ay, okay. Mali pala yung galaw ko dito. Ito pala siya dapat dito. Yan. Thank you, Mike 238. Nagki-keyboard map lang ako, guys, ha. Wait. Pang CODM. So, naka-LD player ako. Hindi to siya sa ano. Hindi ito yung sa site. Ayan. So, okay na. Okay na yung controls natin. Okay na. Okay, let's go. These are the twin windmills. Still no sign of Milia. Connected yung mapa. Mobile or PC. Ayos. So, I think siguro mas okay pag yung sa website lang na client, no? Anong game to? This is Project V4. Released siya ngayon. Actually, kanina pa siya na-release. Ilang oras ba? 6 hours ago yata. Yes, gumagana siya sa Android, guys. Gumagana siya sa Android. Ewan ko sa iOS. Parang may naka-iOS kanina na hindi daw gumagana sa iOS ngayon. Aayaw nyo ng graphics. Medyo dreamy yung graphics niya. Hindi siya ganun ka-detailed compared sa nilalaro natin na Black Desert Mobile. So, we're going to compare na lang siguro sa pinaka-closest contender niya, which is Black Desert Mobile. For now kasi, para sa akin, ang pinaka-maganda para sa akin, pinaka-magandang
MMORPG mobile game is still Black Desert Mobile in terms of graphics, gameplay, yung pagiging user friendly, pagiging wallet friendly, wallet friendly. Sa mga freebies lang Black Desert Mobile. Siguro kung makikita nyo, medyo sabi nga ninyo, medyo dry pa yung parang dry yung graphics kasi low level pa lang tayo eh. So, yung level na sa lower left din yung makikita, tinatakpan ko. Ah, so ito. Ah. So ito pala yung ano, so dito may camera option siya sa lower left. Yan, ito. Ah, so pag quarter yung camera option, hindi siya nagagalaw na 360. Pag normal, ayan, normal. Pag action, try natin. Free play, F2P? Free to play? Yes, it's free to play. It's free to play, guys. Wala kang babayaran para mag-download dito. Ito, free lang. Basta Nexon talaga wallet friendly. Ngayon naman, malay nyo naman this time i-redeem ni Nexon yung sarili nila. Tignan muna natin yung volume kasi nag-uusap tayo. Oh, naka-free ako. Paring Vincent, na-free na pala. So para hindi pala mag-zoom in, sa lower left may camera option siya. Para hindi siya mag-zoom in automatically ha. Sa lower left may camera option na pangalan ay free, ayon. Susundan lang muna natin tong ano, tawag dito. Ayan. Ayan, may damit na tayo, guys. So, I like the look na innocent look, pero humahagupit yung damage, no? Tingnan natin kung ang mahahagupit nga yung damage na ito. So, CP. Asan yung CP dito, banda? Ito. So, ito yung CP niya. Parang same interface sa Black Desert Mobile, papi. Andito yung CP, banda, oh. Sa itaas ng HP bar. Initially, sa Black Desert Mobile, no, yung CP nasa taas ng HP bar. Ngayon, ang ginawa ni BDM, nilagay sa lower left ng screen. Ang ayoko loads pa isa-isa ang kill ng mobs. Nilaro ko kanina, umabot agad 4.6k CP. Binura ko din. Ito nga, medyo pa isa-isa nga siya, pre, no? So level, ano pa lang tayo? Level 4? Pass! Sabi ni Lucky. So hindi nyo type? Hindi nyo type? Wala bang preview ng mga skills yan? Let's see. Skills. So quest. Check-in. Oh, mag-check-in muna tayo. Ano ba yan? Go. Okay, wait. So check-in natin ito. Yan. There's something on the ground. Ito, skills. So, yung interface. So, yung interface ng skill preview niya, parang BDM style din. Medyo detailed nga lang yung kalaban. So, ito yung mga skills niya, oh. So ito, Brisk Blow. Ito ngayon, may skill natin yan. Bullet Whip. Okay. Precise Shot. Ember Bomb. Aba, may tumbling-tumbling, papi. Flying Scatter Shot. Gun Hunting. Ah, ito, Buff. Increase Attack Speed 20% for 10 seconds. Knockdown. A Trace of Red. Ayan, oh. Sparks Fly. Red Comet, Crossfire, Winning Shot. So marami siyang ano, Path of Null, Let's Tango, Aba, Sharp Flash. Marami siyang ano, no, skills. Prelude to Ruin, Earth Scar,
Ah, eto gumagamit siya ng rifle niya, Earth's Car, ayan o. 379.2% attack damage. Siguro yung mga parang SS niya, no? Aba, Doom Burst. Ayun, rifle ulit. Rile up. Wala na, inagaw. BDM ka na, boss. Excuse me. Review muna natin yung game. So yung graphics parang dreamy siya. Ah, marami ka namang options for camera, no? But gusto ko yung free cam lang. Kasi pwede ko siyang ma-zoom in, pwede ko siyang ma-zoom out anytime. Paisa-isa kill mobs ka, oh my, delete ko na din. Ah, ganun? So gusto nyo talaga yung tipong magulo na bakbakan pag PvE, yung tipong grupo-grupo mobs na papatay nyo, ganun. Okay lang naman Sir Jam, game is game pa din. Still thankful na magbibigay chance ito sa ibang manlalaro na makapili ng mas gusto nila. Oh, tama pa rin Wing. Tama. It's just a matter of player preference pa rin kasi guys. Malay nyo sa iba mag-hit to, para sa inyo guys, hindi. Yun na nga ba sinasabi ko? Kapag nakatry na kayo ng medyo mas angat na MMORPG sa mobile, parang pag nagtry kayo ng ibang MMORPG na mobile or adventure game, hindi nyo talaga siya maiiwasan sa previously na nalaro nyo na mobile game. Which is of course in our case, Black Desert Mobile. Kaya baka nga sa una lang to guys na medyo dry siya or ano, we'll see pag maging high level na or pag nasa higher maps na tayo. Kasi kahit naman sa BDM eh, nung mga una natin na, nung mga bata pa tayo sa BDM, nung mga ipis pa tayo sa BDM, diba? Medyo dry din siya. Lalo na nung wala pang ascension, medyo dry din yung PvE, ganun. Nung mga bata pa tayo sa BDM, oh, diba? Medyo nag-recall kayo ngayon. Yes, and Joel, this is the new game na V4, Project V4. Parang yung mga skills pang single target lang. Meron naman siyang pang AoE, Sir Julius. Kung walang BDM, G sana yan, kaso wala. Hindi, it's ano na rin, hala, ang graphics setting na nyo guys. Pero naka-LD player kasi ako eh. So siguro mas better yung graphics niya kung medyo kung doon tayo nag-download straight from the website nila, yung PC client nila. We'll try bukas. Doon tayo mag-download sa straight sa PC client nila. RNG din dyan, Lord, sabi ni Sir Lance De Leon. Yung pag-level up ng mga gears. Oh, okay. Solid na yung combat style effect ng BDM. Ano natin? Hindi ko pa siya talaga mako-compare. Hindi pa ako makapagbigay ng in-depth details. Sa ngayon, sa graphics, BDM. In terms of emulator, LD player. But we'll see bukas kung mag-iiba tong graphics. Medyo dreamy siya guys eh. Alam mo yung dreamy na parang may, hindi naman siya blurred na spot, pero scattered yung colors. Kunyari, ayan, ito. Parang scattered yung color niya. Sa BDM kasi detailed eh, no? May outline kumbaga. And medyo lagi siguro sa effect ng emulator, no? We'll try bukas kung the best kung doon tayo maglaro sa PC client talaga nila. So may mga freebies lang to guys.
So ginagawa natin kayo ngayon, main quest lang. Receive essentials and please help. Captain, over there. Those people are under attack. Pag nag-tutorial ka pala, may mga rewards, okay? Receive reward. Join V4's Discord. Kunin muna natin itong mga rewards. Baka makalimutan eh. Ayan. Skills. So, paano mag... Ano siguro ito ka-level? No? Ayan, equip. So, gold coins din pala. Ayan. Gold coins din magpa-level ng skills nila. And then, may skill book din. Ayan, may skill book din. So, gold coins and then skill book din pala ang pag-level ng skills dito. So, sige, mag-tutorial tayo to receive the rewards. Quest! Okay. So, may mga, I think, yan, may mga rewards din. World of Dragon Nest style, yung quest. Per map, parang ano din siya, may rewards din siya. Ayan. Per chapter, pag na-achieve mo yung certain quest na yon like this, may reward siya. So, parang World of Dragon style siya. Next soon. Mission. Okay. So, sa unang marami talagang rewards yan. Ayan. Kunin natin yung mga rewards natin. Baka mag-expire pa, Papi. Mail! Account. Ah, okay. So, ito, receive all na natin, no? Hindi natin mababasahin yan. Ano ba to? So, next time na natin i-open yan. So, yun yung mga rewards sa pre-registration, no? Server ko sa V4 server. 4 yata, oh, 4. Nasa 4 ako, guys. Kaskas ka na idol, try natin mga RNG na mga gacha dyan. Ayoko! Low level pa lang, tayo eh. Mas okay graphics sa V4 client logs. Ah, okay. Okay. But, try natin na i-highest lahat to, no? Wait lang, may bug eh. Anong dito sa bug? Ano to? Account. Glory gear chest. What's that? So, traveler support. Equip. Ba't hindi ko na-equip to? So, my main weapon, sub-weapon, armor, gloves, boots, and then my cloak. May belt din siya, necklace, dalawang earrings, dalawang ring. Ayos ah. The device might heat up daw. Lure. Okay, let's try. You have my gratitude. Wait. Parang ganun pa rin, walang pinag-iba. Ito, highest na. Parang wala siyang pinag-iba. Parang ganyan, BDO boss. Ah, naka-sideline daw si Shakato dyan. Naka-sideline si Shakato dito sa gacha. Sa ganda talaga ng animation effects ang pinagbabasihan minsan, pero yung gameplay hindi na maiko-compare kasi unique lahat yan. Yes, parang yun. Tama ka naman, may point ka. Kaya nga ano eh, tawag dito, sa preference na talaga ng mga players kung anong mas gusto nila na game style or gameplay. Sa interface, medyo naguguluhan pa ako, no? Kasi syempre, siguro first time pa lang natin. Quit na ba BDM? Hindi guys, nakapirata ako dun sa BDM. Oh, mag-BDM ako. These mark
After this, mag-BBDM ako. Mag-break lang ako mga 10 minutes or 15 minutes, mag-BBDM ako. Ini-experience ko lang first hand muna para makapagbigay tayo ng feedback sa inyo. So, this is our first impression of the game. At medyo malag siya. Anong level na sa Vivo? Level 6 pa lang po ito. A low-level map. Lods, alam mo na pag next zone. O naman, dads, kung alam na natin pag next zone. Highest na to, guys. Teka lang, ha. Check natin. Graphics. Ito. Resolution. Highest. 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 High, highest, highest. Ayan, highest na yan lahat. Makakasilaw. Itong ang sound niya. Zoom in natin ng konti para makita naman natin yung action. Well, at this point, dry nga siya. Medyo dry yung skill animation niya. Medyo dry. Masasabi ko slow-paced. Slow-paced yung kanyang galawan. Yung pacing, yung pacing. Medyo lagi. Tomorrow, try natin yung sa client naman. PC client nila mismo. Wala bang pinag-iba nung na-high natin yung ano? Resolution. Sobrang range naman yan, Pops. Kaya nga, no? Bakit parang ano? Parang malapit siya sa mobs. Dapat range, eh, no? May auto attack dito, parin Johnson. Pero ngayon kasi naka-auto quest ako, so auto attack din siya. Ano po meron sa Nexon? Sabi ni Sir RK. Well, kung matagal ka na naglalaro ng mga mobile games, kapag publisher yung, kapag si Nexon yung publisher, usually, medyo ano siya, medyo pay to win. Hindi medyo, pay to win talaga siya pag si Nexon. And usually yung business model naman talaga ng mga mobile games is gacha. Like World of Dragoness, BDM, and this one. So, ina-expect ko rin, gacha rin to. Character ko dyan yung may espada, sabi ni Sir Arvin. Zoom mo nga sa puwet idol. Ikaw talaga ba rin, Johnson? Pangit yan, Lods. Kinumpara pa nila sa BDM. Kaka-try ko lang din sa Android phone, Lods. Hindi siya lagi. Ito kasi sa emulator to, sa LD player eh. But, ito eh. Etong part na to, hindi lagi. Ayan o, hindi siya lagi o. And, evident yung ano, yung pagka 60 FPS niya. Pero pag nilabas mo na siya dito, scattered yung color. So may auto-equip naman siya kapag better yung item na nakuha mo. Ano? Speak to Benny. Uy, na-stuck ako dito ah. Ano na? Lagi? Nawala! Nawala na lahat to. Ayun. Intro boy yan si Nexon. Sabi ni Sir Carl Zandros. We'll see, no? Medyo lagi nga siya, pre. Hindi ko alam bakit.
So tingnan natin yung mga tawag dito, mga interface niya. Ito, tab, ano ba tab? Ah, change ng skill. Tab. Ito yung baril na to. Wala pa. Wala naman ginagawa tong baril na to eh. Anong server mo, boss? Server natin is tawag dito. Castle serve, Castle 4 o Castle 4. Wala siyang auto target. I mean, not auto target pero auto lock. Ah, ito yung auto battle niya, guys, oh. Ito auto gather yata to. Ah, pwede kayong mag-kite. Ayan, oh. Pwede kayong mag-kite, eh, oh. Takbo-takbo, tapos hit and run, hit and run. Maraming na mag-quit sa BDM, hirap daw maglakas, magpalakas ng CP. May lahat ng MMO, tawag dito. Kung hindi ka talaga matyaga, magi-give up ka. MMO kasi grinding game talaga yan, guys. Kung hindi mo siya tsatsagain, talo ka. Mga maangas lang sa kanya yung devil mode nila, yung maliit na baril sa tabi ng HP bar mo, Lodi. Kaso di pa ata applicable sa level mo ngayon. Yes, I think hindi pa siya applicable. Nakita ko na yung mga devil mode nila yung mga yun. Yung parang nagre-rage sila. Benny, you've been up to no good. And if it's actually valuable, it'll make Castle happy. What do you think? Nagda-drop yung FPS. Pangit ko. Lagos naman. Ang dami ng particles nag-FPS drop. Kaya nga eh. So, dyan eh, battle game. Gusto ko mag-set ng FPS, pre. Ito nga naka-high. Siguro mas better talaga yung PC client nila, ha? Bangit. Graphics. Pangit nung ano tawag dito nung nag-FPS drop siya eh. O, alam ko na yan. It glitters, sure, but I don't think it'll be useful. Even a simple marble could be a treasure. Ano? Teka lang. Ano na din muna to? O, may pet na tayo. Haba. Start muna natin to para... Ayan na, may rage mode na. Demon Hunter. Hello, Scott friend. Project V4 to, guys. Project V4. Try nga natin mag-recon. I-recon ko lang, guys, ha. Recon ko. Baka madalas sa recon eh. Nag-FPS drop siya eh. Medyo lugi na ako sa BDM. Pay to win tapos wala pang matinong reward. Sabi ni Arvin. So, lilipat ka na dito sa Project V4, Arvin. So, ngayon talaga hindi ko pa masasabi kung ano, no, yung
PvP na component ng game na to. Pero sa graphics, PDM. Sa gameplay ngayon ng PvE niya, yung paisa-isa kasi tama kayo, paisa-isa yung tira sa mobs. Which is quite, para sa akin, which is hindi na quite, boring talaga siya tingnan. Pag na-experience mo na kasi si BDM, yung standard mo kailangan, malampasan niya yung experience mo sa BDM eh. No? Mas pay to win tong V4 daw, sabi ni Carl Zandros. Well, knowing Nexon, yun. Usually naman pag Nexon, pay to win, papi. Hindi na iba yan. Pero try natin. So sa iOS daw, ganito lang, preparing for adventure lang daw. BDM lang malakas, sabi ni Sir JC Sanchez. Idol 8pm na, Ramones na. Wait lang. Ikaw naman eh. Sabi nga tayo isang oras eh. Ayan, mag-queue ulit tayo. Thank you Sir JC sa pag-share. Ini-experience lang natin. So graphics wise, as per LD emulator, naka-highest lahat compare sa BDM or Black Desert Mobile. Black Desert Mobile. PvE, so may konting experience na tayo sa PvE ng PvE niya na mga skills or basic skills lang. Ikumpara mo naman sa nung mga ipis pa tayo nung sa Black Desert Mobile, level 1 to 10. And then level 1 to 10 din dito, i-compare natin mga basic skills. Animation, BDM. BDM talaga. Pati yung action. Action ng character, guys. BDM pa rin. BDM. Although mas gusto ko yung class na to, naka-rifle compared sa naka-bow. Mas gusto ko tong naka-rifle eh. Gunslinger or gunner. Sa saan ba ito? Ano nga ba yung nilaro ko dati, Mike? Yung Chinese, yung cannoneer ako noon. Hindi yung bless eh. Parang ano nga ba yun? Yung PC din. Kalimutan ko na. Cannoneer? Oo. Basta may nilaro ako dati sa PC din. Gender lock din yung character. Cannoneer naman yung tawag nila doon. So, may malaking, parang malaking canyon na din. Hindi siya bless online, hindi siya bless. Kalimutan ko. Ano ba ito? Lordy, ano magandang character? So, Danel, ako pinili ko dito ngayon sa Project V4 is Gunslinger, no? Kasi yun naman talagang specialty natin, Death from Afar. Kahit anong online game, usually ang class ko na talaga, na go-to class ko is a Ranger. Ayun. Wala kang mahanap na mobile MMORPG na di pay to win. Actually guys, sa totoo lang, tayo naman mga players yung may option na gawin nating pay to win yung isang game or hindi eh. Kasi may option naman na hindi ka gumastos, maglalaro ka lang talaga. Yun, but ang ano kasi dyan guys, yung ibang MMO naman kasi, merong tinatawag na pay to progress. Yun. Yung tipong main quest mo, hindi mo siya ma-progress-progress kasi dapat may bibilin ka ng mga susi or mga ganyan-ganyan. Yun, pay to progress yun. World boss na! Alas 8 pa lang eh. Mamaya na! Sobrang time-consuming yung grinder pag isa-isa lang pinapatay sa PvE. Yun. Ayan, okay na!
So nag-recon ako. I think okay na to. So here we go. Thank you, Abigail. So nag-recon ako, naayos na yung FPS. Nagsa-stack-stack, may freezing point lang siya. Anong region ka, Lord? Asia ako, Odanel. Asia. Nag-BDM ako, nag-try ako, delete agad. Obo. Kayo naman, masyado kayong judgmental eh. Pasalamat tayo na may option pa tayo na ibang games. Ayan, so naayos na yung FPS niya. So magandang experience na to. Thank you, Nico, sa pag-like. Hey! Magda-Dragon Raja na lang ako kesa dyan, sabi ni Sir JC. Aba? Gunner, tanggero yan sa tagay. Fuck you ka, Sir Julius. Pa-comparison po ng V4 at BDM. Okay, comparison. Sige, ito yung comparison ko ha. Gameplay, hindi ko pa siya in-depth na detail sa gameplay kasi syempre hindi ko pa siya na-experience talaga yung buong content niya. But graphics wise, Black Desert Mobile, skills animation lang, skills animation, Black Desert Mobile. Tingnan nyo naman guys, ikumpara nyo nung level 8 kayo sa Black Desert Mobile, yung skill animation. Diba nung mga ipis pa tayo, nung mga bata pa tayo sa Black Desert Mobile, yung animation pa rin ay maganda, yung skill animation ha. Yung movement naman ng character, okay naman siya. Medyo slow pace nga lang siya. Ayan. Destroyer tawag dun sa may kanon. BDM naman yan. Paning Johnson eh. Sa PC daw, Weapons of War agawan sa item. Sabi ni Sir Arwin. Ayan. Sa RF Online din. Sa PC RF Online. So, may kiting dito. Ito yung auto niya. Ayan. Tinitingnan ko yung layo ng range. Oh, kaya lang ako yung binabanatan eh. Try natin yung devil mode. Ayos! So, ito yung devil mode niya. Yun. Maganda yung devil mode niya. Ayos. O, diba? Sabi ni Kimchi sa Latak Time tayo mag world boss. Yes, Kimchi, sama-sama tayo mamaya. So Latak Time tayo, walang liya ka talaga, pinanindigan mo yan ha. Mamaya tayo mag world boss, 7 minutes past 8 pa lang eh. Kung competitive ka, mapapagastos ka talaga, nasa iyo na yan kung paano malaruin isang MMORPG. Very good point, Sir Freddy. Usually may option naman talaga tayo na hindi gumastos sa isang game guys. And yes, this is medyo boring part, yung boring part yung PvE niya. Tingnan nyo, paisa-isa yung mobs pre. Parang PC talaga siya. Ito nga yung sinasabi talaga ni Nexon, parang PC game siya na ginawang, hindi, parang PC version talaga siya na nasa mobile. Kasi diba sa pag-PC, usually paisa-isa yung mga mobs. Ayan siya, oh, pa isa-isa lang, oh. Lumulutang tumakbo. Kayo naman, guys, sobrang judgmental nyo. Kasi na-experience na yung isa sa mga pinakamagandang game ngayon sa mobile, eh. Which is Black Desert Mobile. So, ito nga, yun yung standard natin ngayon, eh. Yun yung standard natin ngayon, eh. So, sa nakikita nyo dito,
yung standard natin na Black Desert Mobile, panalo pa rin. So I'll do tutorial for the sake of rewards. Okay. Hirap kasi mag new game pag slow spec, pag low specs lang. Oo naman. Hindi mo ma-experience first hand yung graphics talaga. Makikita mo animation ng skill sa tab. Oo, parang pwede na ano ko na kanina, na-show ko na kanina sa kanila. Saan po yung dash? Walang dash eh. Parang Luis, no? Parang wala siyang dash. Pwede pagsabayin BDM at V4. Split screen sa CP. Well, good luck sa battery mo, sir. Good luck sa battery mo yan, sir. Sisira yung battery mo yan. Parang kinagandahan dyan, pwede mag-party talaga with friends kaysa sa BDM more on solo RPG. Isa nga yun sa mga nabasa ko sa Reddit, no? Na sana daw lagyan nila ng party dungeon si Black Desert Mobile. Yung tipong party kayo ng friends mo tapos 10 to 15 minutes kayo nagda-dungeon. Bakit yung UI pareha sa BDM? hindi naman. Hindi naman siya parang same sa BDM, no? May pagkakaiba naman siya. Usually naman sa MMO, mobile, lower right, skills, center, HP. At parang basic interface to eh. Ito yung pinaka-basic interface nila. Upper right settings, upper left map. Ito yung pinaka-basic talaga na settings, guys. Ayan. So, pag nag-click ka ng map, makikita mo yung region, kung nasan yung location mo ngayon. And then, ito may mga ano din pala. Pag kinlik mo to, yung mga mobs dito, it will show you kung ano ang pwede mong maloots. So, I think ang color background dito, yun yung nag-i-indicate ng rarity ng isang item. BDM style pa din. Parang BDM nga siya. Sa BDM KR may item doon na 1B na pang buff. Sus, 1B sa KR siguro sir, mabilis mo na lang i-form. So ano nga natin, yung actions. Okay naman yung galawan niya eh. Okay naman eh. But then, pag na-zoom out mo siya, pag paisa-isa kasi yung kill sa mobs, no? Parang boring. Alam mo yun? Ito yung part na ayaw mo sa isang sa isang mobile game eh. Yung boring siya tingnan. Dapat kasi medyo interesting yung mga skill animation, galawan. Slow pace talaga siya guys sa PvE. Ewan ko lang sa PvP neto. Ang pangit! Itlog ka, Carl. Mas mahirapan po bang F2P at pay to win pag walang dash? Ha? Sa 1v1 PvP? Skills yun, Sir Luis. Skills mo pa rin ang pagbabasihan sa PvP. And syempre, CP. Anong class recommended nyo, Lod? Sabi ni Shai. Depende sa Shai, no, sa preference mo. Kung gusto mo close range, mamili ka dun sa melee characters. Kung gusto mo cutify na all-out DPS, yung ano, yung Axler ba? Axler, tawag nila dito. But kasi ako, prefer ko kasi Death from Afar. So, Gunslinger yung pinili ko. Parang Stickman. Fuck you ka, Carl. Nakatayo lang pag nag-skill. Yun. Yun yung, sabi ko nga, Zoril, no? Yun yung medyo boring part. BDM na, sayang oras mo dyan, idol. Fuck you kayo. Grabe kayo ka-judgmental sa game na to, guys.
So but it's okay. Healthy yan yung medyo nag-feedback kayo diyan. Mag-feedback lang kayo sa game, guys. Babasahin natin. Wasn't the guard post surrounded by a pack of grogs? So may mga ano naman siya, may mga freebies naman siya, oh. Tingnan niyo. Ayan. V4. Okay. Mount! Tingnan natin. Ah, so eto guys. Dito magkakatalo ngayon sa Mount Puppy. Oh! Men, dito ngayon matatalo yung BDM pre sa Mount. Dito matatalo, sinasabi ko sa inyo pre. Dito matatalo sa Mount. Si BDM. Oh! Oh, talo si BDM dito sa Mount. Sa si BDM, puro kabayo-kabayo lang eh. Dito kakaiba pre. Thank you, Marlo, sa pag-share. Oh, ano kayo ngayon? Oh, maganda din yung ano, movement ng mount. Yung pet nga lang, anong ginagawa ng pet natin, pre? Medyo maikli yata yung paa ng pet natin. Medyo... Ano, may epilepsy ba ito ng pet natin? Ano yung badger? Nanginginig ako, parang badger na squirrel eh. Yung archer ba maganda? Walang archer shy, gunslinger yung andito. Wala siyang archer, gunslinger pa lang muna. But I think in the future, mag-update sila siguro ng mga bagong classes. Basta Nexon trash. Grabe ka naman, Carl. Na-try mo na ba yung BDMKR na gameplay? Hindi pa, Sir Arvin. Pangit yan, ayaw mo magkaskas. Paring Johnson, siyempre lobby pa lang tayo, no? Di nga mabuksan sa akin yan, nakakainis, auto-close. Ah, try mo mag-ano, shy, check mo yung storage mo, baka hindi enough na yung storage mo para sa game. Sinayang mo yung buhay mo sa larong yan, sabi ni Carl. Ikaw naman, Carl? Grabe dami nag-agree kay Carl, ha? 1 point for Nexon dahil sa mount. Yes! Mount ng Dragon Nest, sabi ni Sir Luis. Yes! Usually naman, ganyan eh. Si Nexon, yung mga games niya, yung mount, iba-iba, no? Yun, 1 point siya doon. Kasi iba-iba yung mount niya dito. 1 point ito si Project V4. Compared kay BDM na puro kabayo lang. Umay sa kabayo, pre. BDM combat system still the best. I agree, Sir Aljon. So far sa ganitong i-compare, sabi ko nga kanina, compare niyo yung nung level 1 to 10 kayo sa level 1 to 10 ng mga skills dito, skill animation and gameplay and first hand experience compared sa BDM. BDM pa rin ang panalo. Level 1 to 10 lang ha. Kasi yun pa lang yung tawag dito, yung experience natin dito kay Project V4, level 1 to 10 pa lang. Para siyang King of Kings. King of Kings, para sa akin siguro mas, sa King of Kings naman, darker yung color palette niya. Okay. Darker yung color palette. Eto, para siyang may vibe ng Alliance X Empire. Alam niyo yun, yung game na yun. I think Nexon din yun, Alliance X Empire. But Alliance X Empire, yung color palettes niya, darker din. Ito, medyo brighter na siya. Hindi ka tuloy nakapagkaranda dahil dyan. Alas 8 pa lang eh. Kayo ha, tinatakot niyo ako ha. May extra stall pa naman ako ni Karanda. Pagbalik mo, all red na kami. Itlog ka, Carl, all red. Damaged, huh? Dahil dyan, baka mag-dev na sila PA ng mount. Mas masaya boss fight at world boss sa BDM, sabi ni Luis Camilo. Ayan. Keep your feedbacks coming, guys. Babasahin natin.
para ano naman tawag dito, at least kung hindi nyo siya gustong ma-experience first hand sa game, makita nyo man lang siya kung ano yung content niya. And from there, mag-decide kayo kung gusto nyo siyang laruin or not. Loading screen. Hindi loading screen, loading mismo. Sino mas mabilis? Parang BDM pa rin yung mas mabilis. Sinayang mo red gear mo sa karanda. Ah, bakit? Wala na bang world boss ngayon, Carl? 19 minutes lang yung world boss ng BDM ngayon. Last time I checked, 2 oras yun. Hanggang alas 10 yun eh. Ano ba kayo guys? Mamaya mag-Black Desert Mobile tayo. Hala, kaya na ang dami ng ano. Dami ng mount dito. Ano ba to, Leon? Excuse me. Nakapag-decide na ako na di talaga maglaro niyan. Ikaw ang ally, sabi ni Carl. Kaya nga guys eh, stream natin to. Share niyo yung feedback. Sabi ni Sir Palanas, Neil, boring. Naboboring daw siya. Okay. Okay lang yan guys, mag-feedback kayo. Sabi ko na eh, ito na yung... Ano to? Sabi ko na eh, kapag na-experience na yung isang magandang laro gaya ng Black Desert Mobile, yun na yung standard natin. Diba? Nasabi ko na yun eh. Na yung Black Desert Mobile, from now on, parang ito na yung para sa akin, ito na yung magiging standard ko sa... MMORPG Mobile. And ito nga. Parang hindi nga siya mapantayan pa rin. I'll be right back, Captain. Sure! I'll be right back, Captain daw. Sa quest. Quest log. Ano ba to? So nasaan yung kukunin ko dito? Ah, ito. So, kinukuha ko lang yung mga loots dito. Bag. Hindi ko pa talaga siya mag-gets, guys, ha. Earrings. Ito. Saan yung mga auto-equip na lang? Ano ito? Increases move speed by 10%. Ah, so... May mga buffs talaga siya. Duration 10 minutes. Ayan. Ano talaga to? PC game talaga siya, guys. Parang PC game talaga siya na nilagay sa mobile. Yung experience niya, yung gustong ipa-experience sa atin ni NAT Games, developer ng game na to, parang PC game na nasa mobile. Kaya kung makita niyo yung PvE, paisa-isa yung mobs. Okay na sana yung map ng V4 eh. Tara Valorant, iwan mo na yan. Nag-download ka na card ng Valorant. Sige, schedule na lang natin. Hindi ko kasi kayang mag-stream 2 beses sa isang araw pa. Ito nga, ano lang to. Konting stream lang to. Pang whales yung larong yan, sabi. Ang daming basher, kaya nga parang Freddy, no? Ang daming basher. So, ito na. As per requested, iwan ko na muna. Hanggang dito lang tayo sa Project V4. So, summary, level 1 to 11 na experience. So, interface, marami siyang pinipindot dito, which is yung iba, hindi pa natin ma-experience due to level restriction. So, sa interface, BDM, mas friendly yung tingnan. Mas friendly siya tingnan. Gameplay as of now, experience from level 1 to 11 with the mobs, skill animation, galawan ng character, BDM pa rin, si BDM. Ngayon naman sa character customization, no, kung in-depth details, mas maraming pang-customize si Black Desert Mobile. Ayun. Sa beauty na aspect, ha, yung appearance pala. Ayun. So, sa armors,
sa basic na armors, walang outfit, guys. Para sa akin, ito. Ang pangit kasi nung outfit nung Huntress ko doon, eh, pag walang outfit mismo, ha, yung outfit na Karl Stein, Burn, ano pa ba, yung mga Kibelius outfit. Eto wala siyang outfit, guys, pero maganda na yung ano. Ayan, no? Maganda na yung details niya. Parang outfit na siya mismo, straight from the cash shop. Yan. Yung ano niya, yung experience niya sa pag-zoom in ng character, parang Black Desert Mobile din siya, na pag-zoom in mo, titingin siya sa'yo, at kahit saan ka mag-rotate, tinitingnan niya kanya. Similar siya sa Black Desert Mobile. Ayun. Mount! Sa mount, 1 point kay Project V4. Kasi sa Black Desert Mobile, no, yung mount puro kabayo lang. Dito, iba-iba yung mount niya. Tingnan nyo. Saan ba dito yun? Pets, mounts, eto. So, iba-iba dito yung mga mount niya. Ayan, no? Si Drogon, Game of Thrones, andito si Drogon. O, diba? And sa mga gears, uy, pang Chaos Knight to, ah, Dota. Chaos Knight to, nakabayo. So sa mga gears, I think yung background ng mga gears like this as well sa mount, ito yung nag-i-indicate ng rarity ng mount. Pero ito siguro sa palagay ko, ito yung ano, yung isa sa mga pinakamaganda. Cash mount yata. Oh, cash, siguro cash nga yata to. Mag-level na ako, mag-live na ako sa PH Pride, yan na pala bago mong nilalaro. Lost command ka pa rin, Johnson, wag. Yung BDMD naman eh, may BDO goods parehas. Oh, sabi ni Sir Carl. Mukhang bootleg, ano, yung game jams. Grabe ka naman, Carl. Uninstall din agad nung na-try ko V4. O yun. Sige, keep your feedbacks coming, guys. Negative man yan or positive. Sa ibang game, pwede makiliti yung cars sa lineage. Nightmare Stallion sa Dragoness. Ah, yun yung kabayo. Okay. So, yun lang. So, overall experience, level 1 to 11. Ang nagandaan ko lang dito is armor and then yung mount. Gameplay, skill animation, graphics, UI, and pagiging tawag dito. Yung ano, yung nalilibang ka talaga sa PvE lang na aspect, Black Desert Mobile panalo pa rin. So kung i-compare natin first hand experience for an hour, Black Desert Mobile versus Project V4, Black Desert Mobile pa rin, guys. Si Black Desert Mobile pa rin. Okay? So, yun na. Straight from me. Narinig nyo na kung ano pa rin yung panalo. But, lalaroin natin to tuloy-tuloy. And, tingnan natin. Ito lang yung maganda dito, oh, mount. So, ayan lang, guys. So, thank you sa panonood ng stream natin ng Project V4. And, ano lang, mag-break lang ako 10 minutes and then Black Desert Mobile tayo. Yan ang gusto nyo eh. BDM na lang lagi eh. Okay. So, thank you and see you later. Mga 10 to 15 minutes mag-stream ako ng Black Desert Mobile.